isa pong katangian ng ating Kristiyanong Katolikong Pilipino ay ang ating pagiging Marian. Malapit tayo sa mahal na ina. Marami tayo mga piyesta at mga dasal na malakas ang Marian character tulad lang ng pagrorosaryo natin. Talagang tayo ay pueblo amante de Maria. Pero isa pang katangian ng ating Filipino Christianity ay ang ating pagiging Christocentric. Nakasentro tayo kay Jesus. At malapit tayo kay Jesus. Kaya ang mga malalaking kapistahan natin na talagang ang mga tao'y lumalapit sa simbahan ay ang Pasko, ang Mahal na Araw, ang Poong Nazareno, ang Santo Niño. Malakas din ang ating debosyon sa Sacred Heart of Jesus, sa Divine Mercy. Ito ang dahilan bakit malalim at nakaugat sa atin ang debosyon sa Santo Niño, na walang iba kundi ang batang si Jesus. Ganon kalaganap ang debosyong ito sa buong kapuluan natin na pinayagan tayo ng Roma na sa buong bansa ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño tuwing ikatlong linggo ng buwan ng Enero, tulad ngayon. Malalim ang ating debosyon sa Santo Niño dahil mahigpit ang kaugnayan ng Santo Niño sa kasaysayan ng ating pagiging Kristiyano sa Pilipinas. Ngayong taon, ipinagdiriwang natin ang ika-500 years ng pagdating ng pananampalataya sa ating kapuluan at ang larawan ng Santo Niño ay ang sagisag nito. Ito ang ibinigay ni Ferdinand Magellan kay Reyna Juana noong siya ay binyagan noong March 14, 1521. Isa pang dahilan ng ating ay ang ating katangian bilang Pilipino. Malambot ang ating puso sa mga bata. Kaya madali tayong maka-identify kay Jesus na isang bata. Madali nating hayaan ang Ninyo Jesus na maghari sa atin. At yan ang karaniwang larawan natin ng Santo Niño. Hindi tulad ng larawan ninyo dito sa ating simbahan, Santo Niño de La Paz. Ang pangkaraniwang larawan natin ay isang batang may korona, isang batang nakahawak ng setro sa isang kamay, nakahawak ng mundo sa isang kamay, at nakasuot siya ng malaharing damit. Talagang hari, isang batang hari. Tulad ng narinig natin mula kay Propeta Isaías sa unang pagbasa, ibinigay sa atin ang isang bata na maghahari sa atin, isang paghahari na magdadala ng kapayapaan at katarungan, ngunit hindi sa pamamagitan ng lakas, ng armas o ang nangdahas, kundi sa mapayapang pamamaraan. At gusto nating maghari sa atin ay si Ninyo Jesus. Ang ating pagiging Kristiyano na sinasagisag ng Santo Niño ay hindi lang basta-bastang nangyari. It was not just an accident of history. Ito ay ayon sa plano ng Diyos. Bago pa nilikha ng Diyos ang mundo, itinakda na niya na tayo'y maging banal sa pamamagitan ni Jesus. Tayo ay pinili na ng Diyos na maging anak niya. Kaya ang pagiging Kristiyano natin ay naaayon sa balak ng Diyos bago palikhain ang mundo. Kaya ipinapasalamat natin, lalong-lalo na sa araw na ito, ang pagpili sa atin ng Diyos. Talagang malaking biyaya ng Diyos ang pananampalatayang pinanghahawakan natin ngayon.
Totoo, dinala ito ng mga Kastila noong panahon ng colonialization. Pero 120 years na iwinaksi natin yung mga Kastila. Ngunit pinanghahawakan pa natin at isinasabuhay pa natin ang pananampalatayang Kristiyano na dala nila. We are truly gifted with a Christian faith. It was meant for us. And as the slogan goes, we are gifted to give. Ang pananampalataya na binigay sa atin ay dapat maibahagi din natin para sa iba. Hindi lang ito para sa atin. Ito ay hamon sa atin ng Santo Niño ngayong Year of Missio Agentes. Ibig sabihin, misyon sa mga ibang bansa, sa ibang bayan, sa ibang lahi. Pagkaraan ng 500 taon, panahon ng palaganapin natin ang mabuting balita sa ibang mga tao. Isa pang dahilan bakit malapit sa puso natin ang Santo Niño, kasi ang sanggol na si Jesus ay kumakatawan sa lahat ng mga bata na malapit sa puso ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, naguluhan ang mga alagad ni Jesus sa mga magulang na dinadala ang mga bata nila kay Jesus, ang mga anak nila kay Jesus. Itinaboy nila ang mga ito. Dakilang tao yata si Jesus. Marami siyang importanteng mga bagay na inaasikaso. Wala siyang panahon sa mga batang ito. Nung makita ito ni Jesus, pinagalitan niya ang mga alagad. Mali ang akala nila. Let the children come to me. Do not prevent them. To such as these belong the kingdom of God. May karapatan din sila sa kaharian ng Diyos. At hindi lang karapatan, sila ay ginawa pa ni Jesus na halimbawa paano tanggapin ang paghahari ng Diyos, tanggapin ng may tiwala, tanggapin na may kababaang loob, tanggapin ng may pag-asa, tanggapin ng may pananalig, mga katangian ng bata. Kung wala tayo ng mga ganitong katangian, hindi tayo makakapasok sa paghahari ng Diyos. Ang ating debosyon sa Santo Niño ay dahil sa ating karanasan na ang pagsusumamo natin sa Kanya ay madaling pakinggan. Mabait ang sanggol na si Jesus. Malambot ang puso niya sa ating mga kahilingan. Kaya ngayon ay daming mga tao sa iba't ibang mga simbahan at punong-puno ang mga simbahan natin. Kahit na pandemic, kasi gusto nating magpasalamat sa mga biyayang tinanggap natin sa pamamagitan ng Santo Niño, sapagkat gusto nating ilapit sa Kanya ang mga kahilingan natin, lalong-lalo na ngayong panahon ng kahirapan dala ng pandemic. Pero ang debosyon natin ay hindi lang sana maipapakita sa pamamagitan ng mga dasal, sa pamamagitan ng misa. Ito'y mapakita rin natin sa iba't ibang paraan. And I would like to suggest 3 ng pagpapahayag ng debosyon sa Santo Niño. Una, sa ating pagpapahalaga at paggalang sa mga bata, totoong mapag-alaga tayo sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin, sa ating mga apo. Pero baka pabaya tayo sa ibang mga bata. Kaya nga sa ating bansa, maraming mga bata ay biktima ng violence, ng human trafficking, ng sexual abuse, ng cybersex. Pati nga sa simbahan, nangyayari pa ang pang-aabuso sa mga bata. Kaya malaking iskandalo ang pedophilia sa simbahan. At ito'y lubha nating pinagsisisihan at binabago. Pero mas malaki ang sexual abuse na nangyayari sa loob ng mga pamilya mismo.
lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. We should all be vigilant to prevent this. Kung talagang tayo ay deboto ng Santo Niño, dapat makiisa tayo na labanan ang pagsasamantala sa mga bata. Pangalawa, gusto natin na maging ligtas ang mga bata sa coronavirus. Pero ngayong pandemya, pinipigilan lang natin ang mga bata na huwag lumabas, huwag pumunta sa malls, huwag magsimba, huwag mamasyal, huwag. Pero ano naman ang mga programa na binibigay natin para tulungan silang maging masaya? Tulungan sila ngayong panahon ng pandemya. Hindi sapat na basta na lang silang ikulong sa bahay. Lalo-lalo na kung ang mga bahay, at yan ang karaniwang mga bahay sa atin, ay maliliit. Kaya kailangan tayong magbigay ng mga extra time sa mga bata upang sila'y turuan, upang sila'y laruin, upang sila'y kwentuhan, at isama sa ating mga panalangin. Ang dami nating mga program sa mga children na wala na ngayon, hindi natin magagawa. Ang children's mass natin, ang ating mga children's party, ang ating mga katisismo sa mga bata, ang ating Flores de Mayo noon, hindi natin magawa. That's why we need to create programs for children during this time of the lockdown. At pangatlo, ngayong taon ng pagmimisyon, Missio Agentes, alam ba ninyo na ang mga bata ay maaari ring maging mga misyonero? Mayroon tayong Holy Childhood Association, Santa Infancia, na tinatag sa France noong 1843, more than 150 years ago. Ito ay asosyasyon ng mga bata up to 12 years old na matatagpuan ngayon sa mga 120 countries, kasama na dyan ang Pilipinas. Ang objective nito ay children love children. Children help children. Children are missionaries and inspire other children to become missionaries. Simple lang ang hinihiling sa mga members nitong Holy Childhood Association. Una, magdasal araw-araw para sa ibang mga bata sa buong mundo, lalo-lalo na ang mga nangangailangan at ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Mabisa ang dasal ng mga bata. Turuan natin sila na maging misyonero sa pamigitan ng kanilang dasal. At pangalawa, ang mga bata ay nagbibigay ng pinansyal na tulong para sa mga bata na nangangailangan. Kahit na piso lang, kada araw, maliit na halaga, pero iyan po'y nagpapakita sa kanila na nakakatulong sila sa kapwa bata nila. Alam niyo po, sa pamamagitan ng Holy Childhood Association, may mga naitayo ng mga ampunan, mga paggamutan, mga feeding programs, mga kindergartens, at ito lahat ay galing sa mga bata para sa kanilang kapwa bata. Children helping children. Ang mga bata ay maaari ring maging misyonero. Mga kapatid, malalim ang ugat at malawak ang sanga ng debosyon sa Santo Niño. Ito'y nakaugat sa ating kasaysayan, ang simbolo ng 500 years of Philippine Christianity ay ang larawan ng Santo Niño. Ito'y nakaugat sa kaugalian nating mga Pilipino na malapit tayo sa mga bata. Ito'y nakaugat sa turo ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay para rin sa mga bata. At ang katangian ng pagiging bata ay kailangan natin upang makapasok sa paghahari ng Diyos. Ang mga sanga naman ng debosyong ito
ay ang pagsugpo sa anumang uri ng pang-aabuso sa mga bata. Saan man ito matatagpuan? Sa bahay man kaya, sa simbahan man kaya, sa school man kaya, sa ating barangay man kaya. Ang pag-promote ng pagmimisyon ng mga bata para sa kabwata ay isa ring resulta ng debosyong ito. Pukawin natin sa mga bata ang missionary spirit. Sila mismo ay may kapasidad na maging missionaries. Let the eyes of our hearts be open so that we may know the richness of the devotion that we have to the child Jesus, ang ating poong Santo Niño.